sei. Tu sei din. Sei namar islas. Mana yang aro pinter? Sa dalawa, tatlo. Tapos dito. Ayan. Aro pinter. Ito. Tago sa likod. So welcome back to my channel again mga ka-TH. So dito tayo ngayon sa area ng Mindanao. So mga ka-TH, pasensya na po kung hindi ko ganong kakasayan yung boses ko kasi may mga bahay kasi dyan na na maririnig nila at saka sikreto lang ang pagpunta namin dito mga ka-TH. So bago ang lahat, shoutout sa lahat ng nagpa-shoutout sa atin. So ngayon mga katit, hindi ko muna may isa-isa dahil medyo mamadali kami dito mag-scan. So sa sunod na lang mga katits. So ang ano natin dito mga katits, ang sadya natin dito sa area is meron silang nahukay dito mga katits na nakita na nila dyan sa ilalim. Nakita na nila mga katits at saka nung nakita nila to sa naghukay mga katits, meron siyang nakita dito na parang bairan na siyam na piraso mga katits. At saka nung nakita niya pa to mga katits, maliit pa siya. Tapos hindi pa niya alam kung anong ibig sabihin nun kaya hindi lang nila ginalaw. Tapos gusto naming i-scan dito mga katits kung nandito pa ba kasi ang sabi niya wala parang nakapunta dito at saka hindi pa raw nakukuha yun. So kasi lagi rin siya pumupunta dito at saka hindi nagagalaw. So mga katits, ito ang basihan po natin dito mga katits. Meron po siyang malaking bato dito na may malaking islas. Ito mga katits, islas. Tapos dun sa likod mga katits, meron siyang triangular na papunta sa ilalim. So yun mga katits, anuhin natin. Tingnan natin dito. So kung makikita nyo mga katits yan, itong lugar ng mga katits, ito maliit na sapa ito. Pero pag tag-init, natutuyo ito mga katits. So yan, may mga bahay kasi dyan banda. So kailangan hindi na muna namin lakasan yung boses namin, baka marinig kami. Gusto kasi nung nakahukay dito mga katits na gusto niyang ipa-confirm kung nandito pa ba, pero ang alam niya, nandito pa daw talaga. So ngayon meron ng pinagbago dito mga katits. Natambakan na rin siya ng mga tuwing umuulan. Nagdadala ng mga buhangin dito at sa kalupa. Napupunta dito sa dati nilang hinukayan kaya nagkaroon na ng close na yung butas. At saka doon yung pinasok niya itong mga katits noon nung maliit pa siya. Is maliit pa yung butas na kasyang-kasya lang sa kanya. Tapos ngayon, na siya mga tits. Mamaya ipapakita natin. So ang sign dito mga katits, nakikita ko rin kasi hindi rin nila alam yung mga sign. Ito itong nakabiyak mga katits yan. Yan nakabiyak yan, papunta doon sa likod. So dito sa ilalim, dito na yun. Dito yung kabila. Yan. Ayan, ito yung kabila mga katits. Tapos may tinuturo siya dito. Papunta dyan sa likod. Ito yung arrow pointer niya. Papunta dyan sa butas. So, dito tayo. Ayan. So, ayan mga katits. Kung makikita nyo yung islas ng bato, ayan. Ayan, at saka ayan. Ayan, islas ng bato na yan, papunta dito sa ilalim, dito. So, meron siyang hole, isa, dalawa, tsaka tatlo. Yan yung hole mga katits, malalim. So, tusukin natin. Yan, medyo malalim to mga katits, yan. Yan. Yan mga katits.
Tsaka itong isa. Yan. So nasa mga 4 inches ang lalim, pati yan mga 4 inches din. Pero yan mga katets, yung nakita niyo yan, diba? Yan yung islas ng bato. Pupunta dito sa likod. Ito yan. Ayan mga tete. Yan yung islas doon nang galing sa taas ito. Sinadyang biniak talaga siya. Ayan. Ayan mga tete, papunta doon. Papunta dyan. So dito yung entrance dati na hinukay nila mga katits ito. Ayan. Ayan. Ito yung dating hinukay nila na ang sabi niya ito yung daanan na napasok niya noon na papunta doon sa ilalim, papunta doon dyan sa ilalim. So yun, nagkaroon na ng bar down dito. Siya dumaan nung maliit pa siya, 9 years old siya. May nakita dyan sa ilalim na dyan niya nakita yung siyam na parang bairan siya na hindi pa niya alam kung anong ibig sabihin nun. Kaya hindi lang muna nila ginalaw. Tsaka yung siyam na yung mga katits na barita dyan, nakapatong siya sa parang lamisa. Doon siya pinail yung siyam. So, ito makita mga katits, meron ding islas dito. Yan. Try natin. Yan. So, yan, may islas din siya. Ayan yung mga katits, yun yung tunnel. Yan yung tunnel mga katits. Hindi lang na muna namin binasok yan kasi medyo madilim tsaka wala kaming flashlight. Pero yung butas na yung diretso yan dito mga katits, ilalim. Dyan. So ito na yung ito na yung hinukay nila na natabunan. Kung makikita ni mga katits, yan ba yung tira na lupa na hindi nila nakuha? Kasi dumiretso siya sa lalim kasi sinundan niya yung dating butas. So ngayon naabutan ng tagulan mga katits na na naman siya uli. Napasukan ng tubig at saka na may lupa na. So yun, hintayin na lang daw ito pagka medyo wala ng ulan. Makakita niyo mga katits, ito yung niya. Dito siya ang entrance dati na pinasok niya sa pagitan nitong dalawang bato na ito. So papunta doon. So mula doon mga katits, mula dito hanggang doon sa target, 4 meters din. 4 meters ang layo. So ibig sabihin yung butas na yan, ang lalim ng butas, ng dalawang butas na yan. Yan. Butas na yan at saka yung isa doon. Mula dito papunta dyan sa target, 4 meters. So sakto siya. So ngayon mga katis, para ma-confirm natin kung talagang sakto ang nakasulat dyan sa nakamarker dyan sa bato. Kasi ang sabi niya mula dyan sa hinukay nila, papunta dyan, nasa 4 meters din. So sakto yung sinukat natin butas, 4 meters ang lalim, 4 inches ang lalim. So para ma-confirm natin mga katits, gamitan natin ng ground scan. Ayan, pinlasar ko na dito. So ayan yung biak na bato mga katits yan. Tapos yung butas na yun, tatlo na yun, butas yan. Yan yung sinundan natin mga katits yan. Tapos yung islas na bato, tapos yung hukay na dyan, papunta dito. So dito may nakita ako parang tinambak dito sa 4 meters mula doon. Papunta dito 4 meters, may tinambak siya ng mga bato na pag tuwing umulan, hindi naman siya na istakan ng tubig. So, posibilidad dito yung counter entrance niya. So, doon nanggagaling yung hukay papunta dito. So, dito tayo sa mismong counter hole. Kung itong parang tinambak ng mga batong maliit. So, yun mga katits.
para ma-confirm natin, gamitan natin ang ground scan para makita natin. Alam natin ito mga katits, ano lang to, dito ka, doon ka bumaba, ayan ka lang. So yan mga katits, yan. So parang pag ganun siya, so dito ang target niya sa ilalim. So doon ka lang, brother. Tayo ka lang doon, oh.
Can I have a little bit? Gracias. Patong dito. I-off ko ito na switch niya. Ang gamay. Ito na gana. Ito na gana. So, ito nung... What? Nakaway, ito. Wala. Hello, ito nito. So, sakto. Sakto mga ka-teach. Mula doon sa hukay, papunta dito 4 meters. Same doon sa binigay na tatlong dot na 3 inches, 4 inches. So mga ka-pH, kung banda, meron ako nakitang marker. Yun mga ka-pH, so nakita niyo yan. So doon banda sa harap mga ka-pH, meron ako nakitang letter P. Letter P. Kita mo? Sino gawa niyan? Ha? Oh, letter P ha? Tingnan ko ha? Meron letter P. Letter P. Ayan mga katits yan. Naka pointer dyan sa mismong target. Tsaka itong ito. Ayan. Itong naka diamond. Naka diamond shape na malapad. Andyan mga katits sa ilalim. So doon mga katits. Yung bato na yan may letter P yan. Pagbutahan natin mga katits.
lapitan natin. So confirm mga katiit, nandyan pa si Lalim. So tama-tama. Yung hukay nila dyan mga katiit, papunta doon. 4 meters. Ang binigay doon na claw doon sa ano, that is 4 inches. Tama, 4 meters. Equivalent dyan mga katiit, 4 meters. So dito tayo sa kabila mga katiit, meron akong nakitang sign na nilulumot na na letter P. Ayan, puntahan natin mga katiit. Dito sa harap niya. Kung nakita nyo mga katits, number 4 siya, hindi siya P, number 4. Ayan. Kung nakita nyo mga katits, hindi lang natin galawin para hindi tayo nawawala. Number 4 baliktad. Ayan. 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 So, klarong-klaro number 4 na guhit. Engrave. So hindi na lang natin yan galawin kasi parang para hindi tayo sa sulot ng iba kasi mahirap na. Basta number 4 baliktad. Ayan. Ayan, ilulumot na mga katit. Baliktad na number 4. Ayan. Kitang-kita niyo. Kita naman niyo yung engrave. Yan o. 4 baliktad. So yun mga katiits, sa nakikita ko na nandyan pa rin yung ano, pag-scan natin, nandyan pa rin yung butas items sa loob. So yun mga katiits, marami na rin naghukay dyan. Yun o, may mga hukay dyan mga katiits yan. Kasi sinubukan nila itong hukay dito banda. Saka meron na rin naghukay. So ang basihan talaga nito mga katiit sa target, yan yung may biak na yan, na doon rin may biak sa gilid, tapos naka-aro siya papunta dyan, dyan. So mula dyan papunta doon 4 meters, same sa binigay ng dot doon na 4 inches na tatlo. So mga katiit, confirm yung ano, confirm yung items, nandyan pa, hindi pa nawawala. Kasi sabi nung ano, sabi nung nakakita niyan na hindi nila yan ginalaw talaga. Tsaka ano, wala pa silang alam nung time na yun kasi yun nga, bata pa. So yan yung anak niya mga katit, kasama natin. Siya yung nagtuturo sa atin ng guide dito sa area kasi yung papa niya hindi na makapunta dito kasi medyo matanda na rin. So medyo distansya kasi ito mga katiit sa lugar nila. So yan po yung ano, yan po yung anak niya na ano, sumama sa atin. So ito mga katiit, nung time na yun, nung kabataan ba ng papa niya, doon nila nakita ito. Tapos ito mga katiit, nung hinukay nila to, sinabihan na lang sila doon sa ano, papa nila, na ito daw ang hukay nila nung mga anak niya. So ngayon ang nangyari dito mga katiit is hindi nila kasi na-coordinate maayos yung medyo may-ari, at saka parang ano, parang pinagbawalan sila muna. So, ang ano ko dito mga katiits, ang technique ko dito kausapin, ako mismo kausap dun sa may ano, kausap dun mismo sa may-ari. So, yun mga katiits, maraming salamat po sa ating na-share sa inyo na vlog yan. Yan po, hindi natuloy. So, mula dyan mga katiits, ulitin ko, papunta dun sa niska natin, at saka may diamond na bato dun yun. Diamond at saka arrow. Ito diamond, iyan arrow. Tapos yung naka-arrow din yung may dot na yung tatlo. 4 inches yung lalim niya. Tapos yun. Tama yung binigyan na sukat dito. 4 meters ang actual.
4 inches yung binigay na code doon sa bato. So, yun lang mga katits. So, ito. Hintayin na lang natin yung makausap natin yung mayari. At saka, ako na mismo kakausap dun para yung pagtrabaho natin dito mga katits ay hindi tayo kabado. Kasi, kailangan natin ng permiso. So, yun. Ito. Dito kami mag-start mga katits. Sa ano. Ito. Ito yung target namin kasi yan. Bato. Big boulders na yan. So, dito i-slope namin sa ilalim. Yun ang tirada. Kasi doon, kung sundan mo yun doon mga katits, medyo malayo-layo yung travel mo papunta dito sa Hukay. Tsaka, yun. Ulitin ko mga katits. Yan yung ano natin. Ayan. Yung biak na yan. Biak na yan dito. Tsaka yan. Tsaka may malaking hiwa na yan. Papunta dito. Yan, papunta dyan. So, yun yung arrow pointer. Ito yung diamond ship. So, yun mga katits. Maraming salamat sa na-share natin na treasure area ngayon. So, abangan yung mga katits yung ano natin dito. Trabaho. At saka, ayan, pag-usapan muna namin. Para, ito mga katits, hindi mahirap ito kung kasi meron na tayong witness eh, at saka meron na rin maghukay. So, yun mga katits, ginamita natin ng ground scan. Ito yung ground natin. So, yun, nagbibase dito yung ano mga katits. Nagbibase dito yung lalim ng ano, lalim ng treasure site. So, yan, iuho natin uli. So, kung makikita nyo mga katits yung nakakulay pula, ayan yung niska natin kanina, gold. So, nasa 15 feet lang sya. Yan. So, gumamit tayo ng 1,100 range. Yan. Yan. Gumamit tayo. Tapos, yan. Hanggang 1,000 yung range nya. At saka yung deep nya ito, 50. So, yan. Nakuha sya ng 15. So, yun yung kabuuhan sa lalim nya mga katits dito sa area. So, ito yung ground natin na nagbibigay ng accuracy sa ilalim para masagap dito sa receiver niya itong ginamit nating locator rod. So, ito yung transmitter. Ah, ito yung transmitter. Ito yung receiver. So, ayan mga tit, nagramit tayo ng ground para malukit niya yung ilalim. So, hanggang sa muli mga katits. Dito lang muna ipapakita natin. Abangan nyo sa sunod mga katits yung gagawin natin dito. So, kailangan muna natin ng permiso dun sa may-ari. At saka abangan nyo mga katits ang pagtrabaho dito. So, God bless sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck sa ating lahat. Bye-bye. Yun. Yan yung living witness mga katits. Sila naghukay mga katits pero humingi sila ng backup. Ayan. Yung may tao doon sa taso. Ayan. So, yun mga katits. Thank you and God bless sa ating lahat. Bye-bye.